Good evening po mga kababayan. Good evening po mga kababayan. Sombrero, pangat ng buhok. Good evening po mga kababayan. Good evening, good evening. Isang maganda po pagpalang araw ho sa ating lahat ha, ngayong araw ho ng Linggo. Ika-28 ho ng Enero taong kasulukuyan po mga kababayan, mga ka-legit double cards. Musta po ang lahat? Grabe ha, napakaraming may init na issue ho ngayong araw ho ng Linggo. Mapapolitics or mapashowbiz mga kababayan. Ito pala si nung nakaraan, kaya pala ito wala si Paolo Ballesteros. Sa Itbulaga. Oo, namatayan pala ito si Paolo. Ano ba ni Paolo ito? Kasi una yung nag-upload sa kanyang My Day, itong kanyang kapatid na babae. Oo, ano niya ba yun? Lola niya ba, nanay? Kasi minsan kahit lola, nanay ang tawag eh. No? Kahit lola, no? Ganun ang Pilipino eh. Kahit lola, tawag nanay, mami, mama. Ano ba yun? Lola? Lola niya ba, nanay? Oho, so malungkot ho, no? Condolence kay sa pamilya ho ni pamilya Ballesteros, no? Lalo na ho kay Paolo. Oh, kasi ito yung kanyang post. Oh. Ayan yung nag-post yung kanyang kapatid kahapon. Pero kanina nag-post na rin siya sa kanyang FB account, FB page. Sabi niya, pahinga ka na nanay, salamat na antay mo pa kami ni Keira kanina bago ka magpaalam. We love you nanay. Itong si Kea Nevada, vlogger din ito eh. Ito yung pinapalaw ng misis ko na vlogger. Oh, madalas pa nga minsan nakikita ko doon sa cellphone ng misis ko kung pinanonood. Parang lagi niyang binablog si Paolo Ballesteros kapag dumarating galing taping, galing live show ng Itbulaga. Pinaghahain niya ng pagkain. Minsan napanood ko. Oh, ito si Kinebada. Kahapon post to. Pero kanina, nag-post na rin sa FB page si Paolo Ballesteros na namatay na nga ang kanyang pinamahal na lola. Oh, lola pala. Oo. Kasi nanay din ang tawag eh. Kasi nga 'di ba tayo kahit lola ang tawag din natin nanay. Oh, halimbawa, ang tawag natin sa totoong nanay natin is mami, mama. Oh, ang tawag natin sa lola natin nanay, minsan lola nanay. Oh, ganoon. Pero hindi naman sa sinasabi kong natutuwa ako ha. Pero ibig sabihin nakakatuwa rin kasi yung lola, hindi ko sinasabi natutuwa ako kasi namatay yung lola ni Paolo, hindi ganun. Ibig ko sabihin, nakakatuwa rin kasi kumbaga sa edad, hindi na rin, isipin mo yung lola ni Paolo, narating yung 97, ilan taon? 97, 96? 97, 96. Alam niyo, napapansin ko mga kababayan, pag katulad yung nakaraan, namatay yung lola ng kaibigan ko, 95. Oh. Napapansin ko yung mga namamatay ngayon na babalitaan nating lolo, lola, tapos pinanganak sila noong mga 1930, 1920, kadalasan yun yung mga siguro yung mga pagkain nun hindi pa ganun maraming preservative. Kasi ngayon kahit wala kang bisyo, hindi mo na rin masabi yung mga pinapasok mong pagkain sa katawan mo kasi sa sobrang daming preservative na rin na kinakain ngayon tulad ng mga pansit canton, mga dilata, tsaka kadalasan nababalitaan ko na tumatagal ang buhay na umaabot ng 90 plus, 100 plus. Yun yung mga nasa probinsya, namuhay, nabuhay sa probinsya. Dito kasi sa Maynila, putik. Ewan ko kung laki kang Maynila, tatagal ka ng ganong edad, 90 plus, 100, parang hindi. Kasi dito ang daming toxic.
ang daming po pwedeng magpatubo ng sakit sa'yo rito, yung stress. Stress dahil sa traffic. Kasi kadalasan mga kababayan, ang nagpapalabas ng sakit sa tao, yung stress. Kaya iwasan ho natin ma-stress. Kasi yan ho yung pangunahing nagpapalabas ng sakit sa katawan ng tao, stress. O diba, napapansin ninyo, press one, kadalasan ang mga tao na tumutungtong ng 80+, 90+, 100+, yun yung mga nakatira talaga sa probinsya. Mga nakatira sa probinsya na mahilig sa gulay, hindi masyadong kumakain ng mga karne, palakain ng gulay, isda. Eh ngayon, dito sa Maynila, pag kumain ka ng gulay, kung ano-ano na rin ang inilalagay eh. Kaya minsan, nalalaso na rin yung katawan natin. Hindi katulad sa probinsya. Pag kumain ka talaga ng gulay, as in gulay lang, walang ihahalo. Pakukuluan lang, i-steam lang. Halimbawa, steam talong, steam okra. Talagang steam lang, pinakuluan lang, tapos kakainin na. Eh dito, kumain ka ng gulay, may halo na rin baboy, may halo na rin karne, may halo na rin magic sarap. Oh, so ganun din, wala rin. Sabi ni Rosario Manalasa, 97 years old. Ayun, 97 years old. Kung titignan mo rin, hindi na rin talo. Kumbaga na-enjoy na rin niya yung buhay. Ako hindi ko alam kung aabutin ako ng 60 years old. Hello Ma'am Nani, Nina Chupapi. Hello po. Ako panalangin ko lang umabot ako ng 60. Maramdaman ko man lang ba yung pension ko kahit isang buwan lang. Kahit isang buwan lang pag pensioning lang ako, maramdaman ko lang yung pinaghirapan ko. Ang mahirap niyan. 59 years old, bigla ako matugi. Sayang naman, isang taon na lang, di pa ako nakapag-pension. Sarap kaya ng gano'n, magpe-pension ka, buwan-buwan, bibigyan ka ng gobyerno dahil pinaghirapan mo. Sarap kaya ng gano'n, tapos chill-chill ka lang, nakaupo ka lang sa rocking chair, oh. Oh, di ba? Nakaupo ka lang sa rocking chair, tapos may pera ka sa bulsa. Kasi nagpe-pension ka eh. Oh. Tapos maya-maya, pagbunot mo sa bulsa mo, wala na yung pera mo. Oo, oh, dinukot na ng anak mo. Oo, oh, dinukot na ng apo mo. Oo, oh, di ba? Oo, oh, sino relate? Sabi na Tanggol Salvador, iba talaga pag gulay kasi yung lolo ko 95 na malakas pa. Hindi, totoo yun. Yung mga... Kasi sa totoo lang mga kababayan na ano ko naiisip ko ah. Ang kadalasan nakakapagpatagal ng buhay ng isang tao, yung mga nasa probinsya, tapos nakatira sa isang lugar na maaliwalas ang lugar. Kumbaga pagising mo sa umaga, makikita mo mapuno, madamo, puro makikita mo berde. Tapos walang masyadong stress. Walang masyadong mga pagkain, mga preservative, puro gulay lang. Yan yung kadalasan. Pati lugar, pati hangin. Isa sa mga nagpapatagal ng buhay ng tao yan. Ay, salamat ho sa palipad pa kulay. Jel Buentes Gray, salamat ho. Hi Chris, good evening. Mabuti na abutan ko ang live mo from Colorado, USA. Shoutout po sa mga taga Colorado, USA. Ayun, kadalasan ganun ano? Yung mahangin, maganda ang klima, walang pulusyon. Ang lugar green, verde. Walang masyadong stress, walang masyadong kapitbahay ng tismosa at tismoso. Wala mga kamag-anak na toxic. Tapos ang kinakain, nag-aani ka lang, tatanim ka lang ng mga gulay-gulay. Tagal-tagal buhay mo. Dito wala eh. Babiyahe ka, traffic. Wala ka pa sa trabaho mo. Stress ka na dahil sa haba ng pila sa MRT. Nakatayo ka sa bus. Papasok pa lang yun ha, umagang-umaga, stress ka na. Pagdating mo pa sa opisina, sa trabaho mo, makikita mo agad yung itsura ng bisor mo, manager mo, na ayaw mo ang pagmumuka. Dahil nabubwisit ka, hindi mo krusunada ang pagmumuka. Doon pa lang putik, stress ka na. Wala, kaya pag uwi mo ulit, traffic ulit. Pag uwi mo, traffic na nga. Pag uwi mo, wala pang kanin sa lamesa, walang tubig, walang malamig na tubig. Dahil nandun yung misis mo, nasa kapitbahay, nakikipagkismisan. Tongit ng tongit. Yung mga anak mo, nanlilimahid, andusing-dusing, puro sipon. Darating ka, pagod ka sa trabaho, walang mag-aasikaso sa'yo. Putik, doon pa lang, may stress ka na. Maaga ka talaga mamamatay.
Oh, sabi ni Benedicto Mondo, sa ibang lugar siguro po meron. Ayan. Bilma Derla, simpleng pagkain na lang talaga sa probinsya, kaya lang mahaba ang buhay ng mga matatanda. Hindi, totoo. Yung mga matatandang nabubuhay ngayon ng 90, 100 plus, mga probinsyano, hindi dito tumanda. Dito na naabutan ng pagkatanda, dito na namatay, pero doon sila tumanda. Kaya kayo mga kababayan, kung meron kayo, alam mo, Ma'am Chacher, kung meron kayong matanda na kapamilya na nasa probinsya, 80 plus na, 90 plus na, bigla kayong pupunta sa Metro Manila para magpa doon na tumira, huwag niyong gagawin yan. Magkakasakit yung matanda kasi isipin mo, ilang taon na siyang naninirahan sa probinsya. Yung katawan niya, sanay na sa ganong klima, bigla mong dadalhin sa Maynila, pulos yun. Ay, 100% mga kababayan magkakasakit. Ba't ko nasabi yan? Eh, naranasan na ng ng lola ng kumpari ko eh. Matagal na nirahan sa probinsya. Sa mga probinsya yun, Leyte. Pero yung apo, nandito matagal. Matagal. Eh, bigla silang umalis doon. May personal na dahilan. Dinala nila rito. Alam nyo, wala pang isang buwan, na dedo. Nagkasakit. Eh, isipin mo nga naman, isipin mo ilang henerasyon, ilang dekada siya nandoon, doon na siya tumanda, bigla mong dadali sa Metro Manila, polusyon. Bibigay agad katawan, no? Maninibago sa mga nasisingot-singot niya. Ganun yun. Hello, Ma'am Lucky, ma'am. Teka, may nag-message kanina. Sino ba yun? Parang nabasa ko na. Ano sabi? Ito, sabi ni Rosario Manansala. Ha, ayan ka na naman, Sir Chris. Wonder na naman ang kapilyuhan mo. Hindi, kumbaga, sinakwento ko lang ba, ma'am, yung ano? Reality. Na-stress ka talaga rito. Alam ko nga, lagi yung stress dati sa trabaho eh. Nakita ko lang yung mukha ng manager ko. Mister ko talagang stress na. Mawawalan ka talaga gana kumain. Mabubisit ka talaga eh. Kung pupwede, eh mataas sa'yo eh. Siyempre, pakumbaba ka. Eh kung pupwede mo nga lang sabihin. Alam mo, sir, katotoo lang. Ilang taon na akong nagtitiis sa pagmumukha mo. Wala lang akong magawa. Gusto kong gusto kong mapakain yung pamilya ko. Pero sa totoo lang, sir, sukan-sukan na ako sa mukha. Kung pwede mo lang ganun eh. Alam mo, sir, sukan-sukan na ako sa pagmumukha mo. Tinitiis ko lang talaga. Eh kaso, hindi naman po pwede. Matatanggal ka, di ba? Sabi ni Bernica Lopez, kumbaga, hindi na siya hiyang. Hindi na siya hiyang. Kasi isipin mo, ha, kung doon na siya pinanganak sa Leyte, since birth, tapos, pagdating na 70 years old mahigit or 80 plus, bigla mo siyang dadalhin sa Metro Manila na kung saan napaka-polluted ng usok. Eh isipin mo ilang dekada na siyang nando doon sa Leyte. Bigla mong dadalhin dito pagtungtong ng 70 years old mahigit or 80 years old mahigit. Eh putik. Magkakasakit talaga. Rudyox, shoutout sa'yo. Nagkakasakit talaga. Ganun yung nangyari sa kumpari ko. 70, ang tagal sa late, 76 ba? 77. Kaso no choice sila, kailangan nilang dalhin dito. Kailangan nilang dalhin sa Nabalik. Kasi ayun, wala pang isang buwan. Pagtungtong dito, tatlong araw pa lang yata, nagkasakit na. Dire-diretso na, hanggang sa nawala ng buhay. Kung ano-ano nang naramdaman. Sabi ng pamilya nila, nasa isip din nila, kaya raw namatay, nagkasakit, baka nanibago talaga sa klima rito, pati sa pollution. Eh, sipin mo naman, tagal sa Leyte, mula noon hindi nakakarating ng Metro Manila, bigla mong ibabiyahin ng, isipin mo, pagbiyahe pa lang from Leyte, bigla mong ibabiyahin ng matagal papuntang Metro Manila. Doon pa lang, naano na yung katawan niya. Doon pa lang, natagtag na yung katawan niya. Tapos iba-iba na yung maaamoy niya, amoy usok na, hindi nakatulad sa probinsya. Eh sabi pa naman ng pari ko, yung probinsya nila sa Leyte, talagang nasa barangay, yung parabang probinsya talaga. Meron kasi mga probinsya na nasa probinsya ka,
pero nasa lugar ka ng bayan. Yung itsura ng probinsya nyo is hindi probinsya, mukhang city. Oh. Eh, meron naman mga probinsya na talagang nasa liblib, barangay talaga na talagang probinsya-probinsya ang dating. May ganun eh, di ba? Mm. Lisa Lianilo, ayan, gandang PM po, Sir Chris Ulo. Spanish girl, ayan, shoutout sa inyo lahat. So, ayan po mga kababayan, gusto ko lang, siyempre wala naman tayong contact kay Paolo Ballesteros. Binlog ko lang to. Kumbaga, nakikidalamhati tayo sa pagkamatay ng kanyang lola. No, sa buong legit Dabar Cards, bilang sumisimbolong vlogger ng TBJ at Bulaga Defenders, nakikiramay ho tayo sa pamilya Ballesteros, especially kay Paolo Ballesteros dahil namatay ho ang kanyang lola. So yun, ganun pa lang. Ganun pa rin. Alam niyo mga kababayan, sabi sa Bible, ha? Ito legit to, totoo to, hindi to kwentong barbero. Sabi sa Bible, ang pinakaunang kaarawan ng birthday ng isang tao, pag Biblia ang batayan. Ang unang-unang birthday ng isang tao is 70 years old. 70. Hindi ko lang maaning talata. Pero sabi doon, parang pag narating mo ang edad na 70 years old, ibig sabihin nun, swerte ka na. Kumbaga, yun yung pinaka-edad ng tao na dapat mong marating para masabi ang taong talaga iswerte na dahil narating niya ang edad na yun. 70 years old. 70 ho. Kaya itong mga nanonood na to, kung mararating niyo ang 70 years old, swerte ka na. Kumbaga, narating mo yung mismong sinasabi sa Biblia. Yung pinaka-unang kaarawan ng isang tao. 70 taon. Ayan. Yun ang sabi sa Biblia. Ewan ko, mararating ko yung 70 years old. Baka 16, di pa eh. Pero okay lang. Walang problema kasi importante na buhay tayo ng cute. Ah, di ba? Bes, sa tingin mo, mararating ko 70 years old. Ah, 60 years old. Ah, 70. Depende kung... Kung hindi ako inom ngayon. Hindi mo talaga ako inom ngayon, ha? Grabe ka naman. Taka-taka ko nang di umiinom. Alam mo ba, mararating ko ang pagka 70 years old ko. Alam mo kung ba, ano? Ang magpaparating sa akin yung pagmamahal mo. Kung magda-diet ka. Oh, kung magda-diet daw ako. Kung magda-diet. Magda-diet na ako. Ano ba bang gusto? Hindi na nga ako makain. Oh, pag binalik ko naman yung pagka-alindog ko, pagka-macho ko, sabihin mo naman, ang bababae. Kaya hindi na ako nagpapamacho. Ayoko nang ibalik yung dati kong pagkahat eh. Dahil pag binalik ko na naman yan, sabihin nyo na naman. Oh, sige po mga kababayan, maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. At andito yung misis ko kasi bagong ligo. So maglalabing-labing muna kami, ha. Maraming salamat po sa inyo. Paalam po pasamantala ang inyong gigolo na si Chris Ulo. Bye-bye. Thank you.